Bukas na magsisimulang fishing ban ng China sa pinag-aagawang Panatag o Scarborough Shoal. Rekomendasyon naman ng Department of Foreign Affairs kay Pangulong Noynoy Aquino, magdeklara rin ng sariling fishing ban ang Pilipinas doon. Narito ang aking report. Sa halip na maalarma o maging negatibo sa idineklarang fishing ban ng China sa Scarborough o Panatag Shoal, ikinatuwa ni Pangulong Noynoy Aquino ang pagpapatigil ng China sa pangingisda sa pinag-aagawang bahagi ng West Philippine Sea. Nagpasalamat pa ang Pangulo sa China dahil mabibigyan daw ng pagkakataon ang karagatan doon na makapagpahinga o makarecover mula sa walang habas na pangingisda. Parehong inaako ng Pilipinas at China ang Scarborough Shoal. Kaya kung paninindigan ng Pilipinas ang claim sa teritoryo, may mga nagtatanong, hindi nga ba't nararapat lang ng ating Pangulo mismo ang mag-utos ng pagbabawal ng ilegal na pangingisda roon? Sa May 16, Miyerkules, magsisimula ang fishing ban ng China at tatagal hanggang August 1. Hindi malinaw kung sakop ng ban ng China ang mga Pilipinong mangingisda. Mag-impose sila ng ban doon sa mga kababayan nila na sila nag-harvest. Di bakit di natin i-welcome yung ban yan? No, makaka-recover lalo na itong Panatag Shoal. So thank you. I-impose sila doon sa mga tao na dahil sa totoo lang, mas konti yung ating mangingisda na pupunta dyan. Pero inirekomenda na rin ng DFA sa Pangulo na mag-aanunsyo ng sariling fishing ban ng Pilipinas. Our position is we do not recognize China's fishing ban inasmuch as portions of the ban encompass our exclusive economic zone. It would be advisable for us to issue our own fishing ban for a period of time to replenish our fish stock. Nagkaisa man ang China at Pilipinas sa pagkilala ng suliranin sa kalikasan sa Scarborough Shoal, mismo ang Pangulong Aquinong nagsabi na patuloy pa rin ang paghahanap ng diplomatikong resolusyon sa standoff ng dalawang bansa. Pero ngayon naman kung nagkakamnaliwanag, still too early to say na lumiwanag na ang sitwasyon. Pero at least medyo mas nalalapit tayo sa pagliwanag ng sitwasyon. At pagresolba nga nito, using diplomatic means which was what we stated from the very beginning. May fishing ban man ng China, mananatili pa rin nagbabantay ang mga barko ng Philippine Coast Guard sa lugar. Hindi rin malinaw kung pahihintulutan pa rin ang mga mangingisdang Pilipino na pumasok sa lugar hanggat hindi pa opisyal na nagdedeklara ng sariling fishing ban ang Pilipinas. Sa pagtataya ng Philippine Coast Guard, umabot sa 30 ang bilang ng Chinese fishing vessels na nangingisda sa Panatag Shoal nitong mga nakaraang linggo.